Patuloy ang enrollment sa iba't ibang paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Agosto. Pinapaghahanda sisimulan na ng DepEd ang Brigada Eskwela sa Lunes. At live mula sa Commonwealth High School, ay unang balita si Corinne Katibayan. Good morning, Corinne! Maris, good morning. Sa paghahanda para sa school year 2022 to 2023, ilulunsod ng Department of Education ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela sa susunod na linggo. Para sa mga public school, malapit na magsimula ang school year 2022 to 2023. Pero ngayong enrollment pa lang, malaking pagkakaiba ang nakita naming sistema bunsod ng COVID pandemic. Dito sa Commonwealth High School, nagsimula na ang enrollment pero marami ang nag-e-enroll online. Sabi ng mga gwardiya na amin nakausap rito, karaniwan pumupunta lang daw ng eskwelahan ang mga magulang kapag magpapasa ng mga requirements. Ayon sa DepEd, para mag-enroll, tatlo ang pwedeng pagpilian ng mga estudyante at magulang, in-person, online o via Dropbox. Para siguruhin ang ligtas na pagbabalik eskwela ngayong Agosto, inilunsad na muli ng DepEd ang Brigada Eskwela, isang programa para sa information campaign, paghahanda at pagpapalakas ng mga partnership ng departamento para sa sinasabing quality basic education. Tatagal ang programa mula August 1 hanggang August 26, habang ang Oplan Balik Eskwela programa naman na magbibigay ng guidelines bilang paghahanda sa bagong school year ay gaganapin sa August 15. Para sa mga magulang at estudyante, pwedeng magpa-enroll sa mga pampublikong paralan hanggang August 22. Yan din ang petsa ng unang araw ng klase. Samantala, Marie, sa November 2 naman, inaasahan na lahat ng eskwelahan ay magta-transition na sa face-to-face classes. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako, si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.